Dahil sa pagbagsak ng FTX, mainit na naman ang mga mata ng mga regulators sa cryptocurrency market. At sa video na ito, pag-uusapan natin yung posibleng maging epekto ng regulation sa crypto. Ano yung benefits at ano yung nakikita natin na disadvantage kasi may pros and cons yan. Pabor man tayo dito or hindi, cryptocurrency will be regulated sooner or later. So expect na natin yun. At kung bago lang kayo dito sa channel at interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, trading, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Crypto regulation ang isa sa pinaka-controversial na topic between crypto enthusiasts. At dahil habang tumatagal, dumadami na ang gumagamit ng crypto, marami nang nag-i-invest dito. Kaya sa tingin ng mga experts and government officials, kailangan na ito i-regulate to protect the customers. Kasi kung titingnan nga naman natin, napakadaming scam sa industriya na ito since ICO mania, DeFi, NFT, play to earn, maging sa mga exchange, billions of stolen funds, hacking incidents, it's a wild, wild west industry. Cryptocurrency should be regulated without killing the industry. Pero hindi kasi ganun kadaling patawan ng regulation ang crypto market at patuloy pa din itong pinag-aaralan ng regulators. So bakit sila nahihirapan? Una, higher levels of retail participation in crypto than traditional commodity markets. So ito yung isa sa mga challenge na kinakaharap ng mga regulators. Mas maraming mga retail investors ang nagpa-participate sa crypto market. Hindi siya katulad ng ibang mga regulated na financial instrument na kung saan mga institutional investors ang participants, well-educated sa investing. Sa crypto market, mga retails, which is more vulnerable to risk. Kaya hindi nakakapagtaka na maraming nai-scam dito kasi most of the retail investors hindi nila nauunawaan yung risk involved sa pag-i-invest sa crypto market. So sinasabi ng mga regulators, ang priority na ma-regulate sa crypto ay yung mga cryptocurrency exchange, which is karamihan still unregulated kasi ito yung gateway to the entire crypto space. And we can expect in the future na sa mga centralized exchange, we may see a tight regulation implemented. Pero I think magkakaroon sila ng problema sa mga decentralized exchange. Pangalawang challenge na kinakaharap ng mga regulators, kaya nahihirapan sila i-regulate ang crypto, ay distinction between securities and commodities. It remains unclear pa din hanggang sa ngayon kung ang crypto ba ay maituturing na security or commodity. Dalawang department kasi yan. Ang SEC ang nagre-regulate sa mga securities at ang CFTC naman ang nagre-regulate sa mga commodities and derivatives. So hanggang ngayon, walang malinaw na batayan ang mga regulators kung ang isang crypto ba ay maituturing na securities or commodities. Like for example, si BTC, tinuturing ng CFTC na commodities habang ang marami naman na crypto ay securities. Isa din ito sa kinakatakot ng iba about regulations na maraming mga crypto projects ang maituturing na security. Pero the problem is, kung walang malinaw na guidelines, paano mag-a-apply ng approval ang isang crypto project kung hindi naman nila alam kung ito ba ay security or commodities? Kaya it remains unregulated. Kaya ang plano ng mga regulators is to restructure their old system na babagay at angkop sa new technology like cryptocurrency. Although, we can expect a regulation sa cryptocurrency market, pero hindi pa natin alam kung kailan yon. Ongoing process pa din. Ang disadvantage naman na nakikita dito ng ibang mga crypto enthusiasts is the threat to decentralization. It will hinder the innovation, sabi nila, at ang core principle kasi ng cryptocurrency ay ang decentralization. Although sa tingin ko, there are some areas na hindi talaga kayang i-regulate sa isang decentralized environment, like blockchain. Ang mare-regulate lang dito ay yung mga centralized crypto exchange, yung mga custodial wallet. I am not sure how will they implement this sa mga non-custodial wallet. Another challenge sa kanila yon. Now, pag-usapan naman natin yung benefits ng crypto regulation para sa mga investor. Una is more stability in the market. Dahil marami nang makakapasok sa crypto market, may tiwala na yung mga investors, hindi lang mga speculators ang makikita natin dito kapag regulated na ang cryptocurrency market. Marami nang papasok na mga long-term investors at ang epekto nun, hindi na siya ganun ka-volatile. Probably mawawala na yung mga negative 90% drop sa mga altcoin kapag nasa bear market tayo. Malelesen na yun kasi mas dumadami na ang mga long-term holders. Hindi din basta-basta magkakaroon ng bagong shitcoin
na lalabas kung hindi ito dadaan sa regulation. Kung meron man, it will be tagged as unregulated at hindi malilist sa mga regulated exchange. Mapoprotektahan nito yung mga investors sa mga pump and dump scheme na normal na nangyayari sa unregulated market. Isa pang magiging benefits nito ay yung confidence ng mga investors sa cryptocurrency market. Ngayon kasi dahil unregulated, especially yung mga cryptocurrency exchange, halos walang protection ng mga investors dito. Kaya takot pa din ang karamihan ng mga institutional investors na pasukin ito. May mga compliance naman na exchange like for example sa United States, Coinbase, and Gemini, but they are not regulated similarly to public stock exchange or alternative trading system. So may gap doon. It has a weaker protection unlike traditional market. Pero kung ang crypto market ay mapapatawan ng sapat na regulation, it will increase the protection to the customer, dahilan naman para makapasok din ng ibang mga investors from traditional market, and it will lead to price appreciation. Isa pang benefits nito is a safer crypto ecosystem. We all know sa mundo ng crypto maraming scam, fraud, rug pulls, and market manipulation. Na sa tingin ko, makikita din naman natin sa ibang market pero hindi ganito ka-severe. Dahil unregulated, wala ditong policy or standard na sinusunod na meron sa ibang market. So makakatulong dito ang regulation para ma-prevent yung mga ganitong incident sa market, may susundin na laws and policies ang mga centralized exchange. Kung anong crypto lang ba ang pwede nilang i-list, yung mga shady projects with a bad intentions of scamming people, hindi magkakaroon ng license to operate yung mga ganong senaryo. Kaya sa tingin ko, malaking tulong talaga ang regulation sa cryptocurrency market. Although I like decentralization kasi we understand how the market works, alam natin yung pasikot-sikot sa crypto. Pero paano naman yung mga baguhan, yung mga kakapasok pa lang? Sila kasi yung mga nabibiktima or mabibiktima pa rin in the future kung walang proper regulation sa market. I think with a proper regulation, ito din yung magiging daan for crypto mass adoption. Average people, kapag pumasok sa crypto yan, hindi naman yan gagamit agad ng Uniswap or mag-o-open ng non-custodial wallet. Mostly dadaan muna yan sa mga centralized exchange kasi dun yung madali at mas nakasanayan natin. And syempre, yung mga old investors natin dyan, mas pipiliin nila yung nakagawian na at mas mapapadali yun if we have a good regulation sa cryptocurrency industry. And how about you? Is it good ba talaga na ma-regulate ang cryptocurrency market? Let me know in the comment section. So yun lang muna para sa video natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.